sanbar ng ano dito sa Baganga. Nasa gitna ng sanbar, ayun. Kita. Yan kanina o mga ano ang tubig dito, makikita nyo naman kung gaano kalinaw. Ayan, may mga isda. Diba ng mga tao sa gitna. Kailan nyo naman kung gaano ka ganda yung lugar. Pero sanbar na to, wala daw dating sanbar dito dati. Pero nung pagkatapos ng bagyong Pablo, nagkaroon dito ng ano, sanbar dito. Kailan nyo naman kung gaano ka ganda. Bata naglalaro sa gitna. Ang layo ko na, pero tingnan nyo naman. At ito po ang Poo Sunbar. P-O-O Sunbar. Dito sa Baganga, Davao Oriental. Napakalaking pagkakataon na napunta kami dito. Sobra ganda. Nakatapak na ako ngayon sa sandbar. Kita niyo po yung pagkasandbar niya. Puti ang buhangin. Ayan, ito tubig na ulit ito, pero
Tingnan nyo. Sobrang ganda ng lugar. Ayan po. Ayan po siya. Parang wala pa akong nakita ng ganito sa ano. Ito lang nakita ng napakaganda ng lugar. Ang lawak. Kita niyo po yan, namumuti hanggang doon sa may dulo. At nasukan na rin po nito, 5 hektarya daw po ito. Ayan po, mga turista din po sila. Kita niyo po ba? Hindi ko na yata po kakayanin na puntahan yung sobrang anlayo na po nung iba. Hindi ko na po yata kayang puntahan. Sobrang layo. Ayun po. Nasa gitna ako ng dagat yun. Pero grabe. Narinig niyo po ba yung alon? Sobrang lalaki ng alon. Kasi po Pacific na nga po ito. Kaya po ang lalaki ng alon. Doon, mga namumuti. Yun. Ganyan kaganda. Gaano kalinis ang tubig. Ayan po. Ayan po siya. Ito mga seaweeds. Ito po mga kulay brown na yan. Mga damo. Mga seaweeds. Ayan po. At hindi ko na po yata mapupuntahan yung iba. Sa sobrang lawak ng ano, ng sandbar.
yung iba, nandoon pa po ang iba sa malay. Hindi ko. Makita niyo po ba yan? Sobrang lalaki ng alon na yan. Ito pong isa. Tingnan nyo naman po. Gaano kapino. Ayan po. White na white.